Rodolfo G. Valencia. O mas kilala bilang RGV. 22 ng Disyembre nang siya ay isinilang pangatlo sa siyam na anak nila Artemio at Mena. Pusong Mindoreño. Ang aking ina ay si Mena Garong Valencia na Tiganauhan. Ang aking ama naman ay si Artemio Umali Valencia na taga Calapan. At ang aking nakaisa-isahang asawa, si Chali po, ay si Chali Basa Pinaroyo, ngayon Valencia na siya, Tiganauhan naman siya. Kaya wala akong ibang probinsya kundi Mindoro lang eh. Mahal na mahal namin yan. At pinipilit ko pong maiayos ang kababayan ko po dyan sa lalawigan na yan. Lima lamang ang anak namin, isang babae, si Joanna, si Arnold, si Charleston, si Jerry, at saka si Nico. Ah, madami ako, opo. Ah, marami na rin sila. Ako po yung nagpapasalamat sa Panginoon. Hanggang ngayon, Class A pa tayo. Every year, maganda aking physical result. Eh, kasi ako po yung alos araw-araw nag-exercise sa gym. Regular ako doon. Pag Sabado, pag may panahon ako, may boxing pa kami. May mission pa ako eh. I have to do something. That's why the Lord has been very good to me. Nag-aral, nagsumikap, at nagbunga ang mga adhikain. Self-supporting student ako eh. From 16 years old, no? Natrabaho ko sa umaga, nag-aaral ako sa gabi. Nag-umpisa po ako, clerk, driver, messenger. Talagang natuto ako from the bottom. Nung ako po 17 years old, natuto ako magbenta ng lupa. Marketing ako eh. Nakita ko madali pala ang pera basta ikaw ay masipag lang. So 18 years old, ako po yung naka-jackpot na. Kumita po ako ng 1 million sa isa kong malaking transaksyon. At 24 years old, mayroon na po ako sarili subdivision. At ako po ay nagle-lecture na sa mga seminars ng real estate. Pinilit ko mag-lecture para matutunan ko mabuti yung aking industriya. Nang 28 years old ako, ako po ay naging pangulo ng Manila Board of Realtors. At 35, ako po naman ay naging national president ng Philippine Association of Real Estate People. No? May 2,000 ahente ko sa buong Metro Manila. Pinakamalaki po ako doon. At 30 project, pinapandar ko sabay-sabay. No? 300 po aking empleyado. Naging top 1,000 company ako after 24 months of operation. Sa dami po na natulungan ko magkabahay, natulungan ko sila magkabahay, ay nabigyan po ako ng award as 10 outstanding young men of the Philippines sa larangan po ng human settlements. Taglay ang kanyang angking talino, kaalaman sa housing, real estate, at bilang isang public servant, nagbunga ang kanyang pagsisikap. Most Outstanding Professional in Real Estate Service, Most Outstanding Congressman, Outstanding Legislator and Environmental Leader, Outstanding Governor, awarded by then-President Joseph Ejercito Estrada, Lifetime Achievement Award by the National Press Club, Excellence Award in Human Resource Management by the Civil Service Commission, Outstanding Governor in Calamity Management, awarded by then-President Fidel V. Ramos, Top 20 Congressman, Top 10 Outstanding Lawmaker, Outstanding Citizen of Oriental Mindoro, Anvil Award, as author of RGV Pabahay Program, Most Outstanding Manila-based Business Executive, 10 Outstanding Young Men of the Philippines in the Field of Human Settlements, Top 50 Best Tycoons, Taipans Entrepreneurs of the Philippines. Hinikayat at pinakiusapan ng religious sector at ng mamamayan na manilbihan. Sinakripisyo ang negosyo at magandang buhay sa Maynila. Ako po ay tumakbo ang congressman. Kahit ako po ay galing sa private sector, tinabi ko muna aking hanap buhay upang iligtas ang ating mga kabundukan. Noong panahon na yun po ay sinisira na po at pinuputol ang ating mga kakahuyan sa ating po Mount Talcon.
Aba, eh, hindi naman tama yun. Masisira po ang kinabukasan ng mga kabataan. Kaya po, hindi ko pwede patigilin as a private citizen, tumakbo akong congressman. Nawa naman ng Diyos, nanalo ako, 6 buwan, tapos ako mahalal. Kansilado po ang mga kontrata nila sa gobyerno. Tumakbo rin akong gobernador. Noong 1992, bakit ako tumakbo? Upa naman, banggain naman at patigilin itong shipping monopoly ng Viva Shipping Lines. Kasi masyado pinapahirapan ng mga kababayan natin, pati mga biyahero. Aba, hindi naman tama yun. Kaya nga, nagawa natin dumami yung sasakyan at naggawa po natin 24 hour ang biyahe. Hindi ko po pwedeng bitawan ng Mindoro. Nag-ibaho ang Mindoro ng bagyo noong 1993. Lahat ng tulay, upisa ng Puerto Galera hanggang Bulalakaw na tumba. Nasundan pa ng lindol. Di lalo na kasira-sira po yung 16 na tulay. Nagawa naman po natin lahat yan. Sa tulong po ni Presidente Ramos. Kaibigan ko po yun. Pinondohan po. Nagawa natin. Nasira po ang ating pier. Nagawa rin yan. Mga hospital at iba pang infrastructure. Nung pumbagyong yun. Hindi ko po iniwan. 14 na taon bilang kongresista at 9 na taon bilang gobernador. Inihanda ang sarili upang mapaglingkuran ang Oriental Mindoro. Mga kababayan, nakarating po sa akin ang totoong kalagayan ng ating lalawigan. Kaya naman ang inyong lingkod ay nagpapahayag na tayo po ay magsama-sama at magtulong-tulong upang may bangon muli ang ating lalawigan. Sisikapin po nating tugunan ang mga pangangailangan ng ating mga kababayan tulad ng mura at malakas na kuryente, maayos na transportasyon at komunikasyon, permanenteng solusyon sa mga pagbaha, pagsasayos ng mga farm-to-market roads, malawakang irigasyon, maayos na serbisyo ng mga pampublikong ospital, libreng edukasyon para po sa ating mga kabataan at marami pa pong iba. Ang ating adhikain ay mabigyan ng kabuhayan ang ating mga kababayan, pag-aalaga ng kalikasan at magandang kinabukasan para sa lahat. Pero mangyayari po ito kung magtutulungan tayo. Pinagdasal, pinag-isipan, dinesisyonan at pinasadyos ang pagbabalik upang ibangon muli ang Oriental Mindoro. Para sa iyo. Para sa kanya. Para sa kanila. Para sa bawat Mindoreño na umaasang maibangon muli ang ating lalawigan. Bangon Mindoro! Magandang gabi, Oriental Mindoro. Mula sa bulwagang pambalitaan ng Tamaro Vision Network, ako po si Rainer Zabal para sa TVNet Newsline. 13 sa buwan ng Marso taong 2019. Sa ulo ng ating mga balita, DepEd hindi hinihikayat ang pag-imbita ng mga kandidato sa graduation events ngayong election season. Mas mahigpit na ordinansa sa pag-akyat sa Mount Halcon, binalangkas ang sangguniang bayan. At sa umuusad na konstruksyon ng kalsada, kooperasyon ng mga motorista, hiniling ng pamalaang lungsod. Sa detalye ng ating mga balita,
Nagsagawa ang Bongabong Youth Development Office sa pakikipagtulungan ng Municipal Youth Development Council at Youth Organization ng Leadership Seminar Workshop at Election of Officers para sa community-based youth organization na bubuuin sa munisipalidad. Ang kabataan ng Barangay Morente, Kamantigi at Ipil ay sumailalim na sa naturang pagsasanay. Layunin ang aktibidad na isaayos at magkaroon ng grupo ng kabataan na mamumuno sa bawat barangay, habang ang mga piniling opisyal ay magiging kinatawan sa MYDC election ng Community-Based Youth Organization. Ang CBYO ay isang organization na binubuo ng mga kabataan mula sa 36 na barangay sa naturang munisipalidad. Bukod sa eleksyon para sa CBYO, sumailalim rin sa isang leadership workshop ang mga ito. Ang leadership skills na ito ay dinisenyo upang mapahusay ang mga kakayahan ng mga ito sa pamumuno at maging isang mabuting leader ng kanilang komunidad. Itinuro rin sa mga ito ang mga paraan sa mabuting pamamahala. Ipinabatid rin sa mga ito kung paano nakakaapekto ang mga estilo ng pamumuno sa mga miyembro ng samahan. Samantala, isa rin sa nakatanggap ng pagkilala ang Sanggunian Kabataan ng Bongabong bilang Most Outstanding Sanggunian Kabataan Federation sa lalawigan. Outstanding SK Federation President naman si Lovely May Anulao at Most Outstanding SK Chairman naman si RJ De Belen. Sa ibang balita, bilang bahagi ng pagdiriwang ng Fire Prevention Month ngayong Marso, nagsagawa ng isang capability demonstration of basic techniques in rescue operation ang Bureau of Fire and Protection Puerto Galera noong 12 ng Marso taong kasalukuyan. Ang naturang demonstrasyon ay ginanap sa Puerto Galera Tower Parish bilang bahagi ng public awareness campaign ng BFP. Isa ang BFP Puerto Galera sa patuloy ang pangampanya upang makaiwas sa sunog. Dito ay pinakita sa mga mamamayan ang kahandaan sa pagresponde sa anumang insidente ng sunog o emergency situation kung saan ipinakita nila ang kakayahan sa standard rappelling technique para sa pagsagip ng mga biktima ng sunog sa mataas na lugar o establishmento. Nagpapasalamat naman ang mga naging bahagi ng programa dahil malaki ang maitutulong nito sa kanila sa oras ng sunog at panawagan nila, Think Fire Safety Now! Samantala, nagsagawa rin ang Puerto Galera Fire Station ng motorcade na nilahukan ng Puerto Galera MPS, 3rd Platoon RMFB, Charlie Coy 761B2ID Philippine Army, Tourist Police Unit MDRRMO at Puerto Galera Riders. Antabayan mo pa mga balita sa amin pong pagbabalik. This feeling, it's so so cool. I'm just here chilling. There's no place I'd rather be. I know this feeling, I feel it too. Like I just wanna jump up, dance and sing with you. You know it's right when it feels this good, and you don't want it to end. Let's get moving, let's get dancing. No. Let's get this show on. Come on. Can't get any better than this moment right now. It's cool, it's fresh, I know. Oh, it's wonderful. And all it takes is you and me. Just right here at home. Oh, cause the best place in the world is still with you, I know. Right here with you. Create wonderful moments with your family and let your holiday be made more special by Panasonic Japan Quality Appliances. My Sophia really loves summertime, but the heat can get unbearable for her.
Good thing we have the Samsung Wind-Free Air Conditioner, which cools our home fast and cools comfortably from sunrise to sundown. No sleepless summer nights for my baby. Catch cool comfort fast with a Samsung Wind-Free Air Conditioner. Premium quality, best price. Available na! Extreme cool, panalo sa lamig, panalo sa tipid. Available na! Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, binigyang pagkilala at rekognisyon ng pamalambayan ng Nauhan ang tatlong Nauhenyong na nagpakita ng kabutihan at mabuting asal sa kanilang bayan. Ganon rin ang dalawang magre-retirong empleyado ng LGU Nauhan. Dito sa isinagawang flag raising ceremony ng LGU Nauhan noong Lunes, 11 Marso, binigyan ng pagkilala ni Municipal Mayor Mark Marcos at Vice Mayor Cheryl Morales, sina Kate Joy Gayos na isang mag-aaral sa Jose L. Baza Memorial School, PCRG Blue Police Erwin Castillo at Rico Mayano dahil sa pag-turnover sa LGU Nauhan ng mga nakita nilang gamit sa pagkakahiwalay na lugar sa kanilang bayan na ibinalik rin ng mga ito sa nagmamay-ari nito. Dito ay pinakilala rin ang bagong Municipal Local Government Operations Officer na si Sylvia Nabiong Arago matapos magkaroon ng reshuffling ng mga DILG officials at binigyang pagkilala rin ang dalawa sa mga magretirong empleyado na sina Arcelisa Falca Santos at Nofe Makalalad ng Pamalambayan ng Nauhan bilang pasalamat sa pagservisyo ng mga ito sa kapwa nila Nauhenyo. Sa ibang balita, sa tuloy-tuloy na paggawain pang infrastruktura sa lungsod ng Calapan, nananawagan ang pamalang lungsod sa mga Calapeño higit sa mga motorista ng iba yung pangunawa sa pansamantalang pagsara ng kalsada sa bahagi ng Tibag, Aurora Boulevard, San Vicente North at San Vicente East. Kasalukuyan ngayong isinasagawa ang construction or rehabilitation ng daan kasama na ang konstruksyon ng drainage system dito. Ang nasabing proyekto ay nagkakahalaga ng 5.1 million pesos mula sa City Development Fund. Ayon kay City Infra Projects Manager Engineer Jojo Reyes, mayroon itong 100 calendar days sa target matapos bago magbukas ang klase sa darating na Hunyo. May haba ang proyekto na nasa 314 meter, lapad na 6 meters with 0.23 meter thick pavement with box culvert installation, stone masonry at RCPC. Dahil sa pagsara ng daan, inaasahan na ang pagbigat ng trapiko lalo pat malapit sa nasabing proyekto ang ilang malalaking eskwelahan sa lungsod. Kaya naman dito, pansamantala rin pinapayagan ng dumaan sa JP Rizal Street ang mga jeepneys at gamitin ng mga tricycle ang ilang alternatibong daan tulad ng Loterio Street patungong Palengke. Ayon kay Engineer Reyes, tututukan ng pamalang lungsod ang naturang proyekto na matapos agad bago pa magbukas ang klase sa Hunyo habang patuloy pa rin ang ilang paggawaing pang-infrastruktura sa lungsod sa ilalim pa rin ng liderato ni City Mayor Arnan Panaligan. Magbabalik po ang TVNet Newsline. In chasing my dreams, every day is a race. For every second I dedicate and every effort I put in, I want bigger results to come out. To turn every small step into the biggest achievement. For every little triumph leads me to a brighter future. Whatever your journey,
Go with our new fuels designed for efficiency. Choose Shell Fuels. Matiyak na mapapanatili ang kalinisan sa Mount Halcon mula sa mga basura, mas pinaigting ng Sangguniang Bayan ng Bako ang ordinansa hinggil sa mga pulisiya sa pag-akyat dito, kabilang na ang pamahala sa mga basura. Ayon sa panayam kay Vice Mayor Eric Castillo noong nakarambuan, nasa Sangguniang Panlalawigan na ang kanilang bagong ordinansa na nagsasaad ng mas mahigpit na mga panuntunan na naglalayong mapangalagaan ang Mount Halcon. Actually, nasa Sangguniang Panlalawigan na po yung bagong ordinansa na mag-iingat sa ating Mount Halcon, kung saan naka-specify doon lahat ng mga lapses ng mga naunang ordinances na ginawa ng pamahalaang bayan. Sabi nga, hindi naman ito tunay na lapses. Kumbaga, hindi mo makikita ang pagkukulang kung hindi ka gagawa ng isang batas. So, dito po sa bagong batas na ginagawa natin para sa mga tiniring activity natin, nakasaad po dito yung lahat ng mga bagong alituntunin kung paano natin mapapangalagaan eh. Pagbabahagi ng Vice Alcalde, isa sa pinakamabigat na parusa na inilagay nila sa ordinansa ay ang pagbabawal o pagban sa isang mountaineer na makaakyat muli sa Halcon kung mahuhuli ito na aktong nagtatapon ng basura sa bundok. If somebody ay mahuhuli sa mga mountaineers natin, sila yung responsible dun sa mga basura na naiiwan, they will be banned from climbing again. Yun na po yung isa sa pinakamalupit na nakikita namin inilagay namin. Binigyan din ni Vice Mayor Castillo na nananaigang pulisiyang kung ano ang dala mo pataas ay sila mo ring dala pababa, na nangangahulugang wala silang iiwang anuman sa bundok, lalo higit ang mga basura. Matatandaan na naging mainit na usapin noong nakaraang taon ang mga basurang nakuha mula sa Mount Halcon, kaya naman kumilos ang Sangguniang Bayan at Pamalang Bayan upang tugunan ang issue at maiwasan na ang pagkakalat sa bundok. Meron naman tayong panuntunan na kung ano talaga yung dala mo paakit, dapat dala mo pababa. Kaya sabi nga namin, be it a warning dun sa mga pasaway na paglabas ng bagong ordinansa, kailangan nilang sumunod, dahil kung hindi na nila uli mararating ang mga kalban natin na tinuturing natin na isa sa pinakamagandang bundok sa buong Pilipinas. Ayon pa sa pangalawang punong bayan, pagbaba ng bundok dala mga basura ay maaari i-turn over ito sa barangay na nakakasakop kung saan sila bumaba, at ang barangay na ang bahala sa mga nasabing basura. Sa ibang balita, ilang linggo na lamang at libo-libong mag-aaral muli ang aakyat sa entablado para sa pinakahihintay na araw ng kanilang pagtatapos. Kaugnay nito, unang linggo pa lamang ng Marso, naglabas na ng opisyal na pahayag ang Kagawaran ng Edukasyon hinggil sa pag-iimbita ng mga kandidato ngayong eleksyon sa mga graduation ceremonies. Ayon sa DepEd, hindi naman ipinagbabawal ang pag-iimbita sa mga kandidato para dumalo sa ganitong okasyon. Ngunit dahil nalalapit na ang halalan, ay hindi nila hinihikayat ang mga eskwelahan na mag-imbita ng mga kandidato upang maging panauhin sa araw ng pagtatapos sa mga mag-aral, sapagkat maaari anilang magkaroon ng maling interpretasyon na ini-endorso ng punong guro at mga guro ang nasabing kandidato. Ganun pa man, kung ang imbitasyon na pagdalo naman anila ng kandidato ay suportado ng matibay na rason, binalaan naman nila mga opisyal na ito ay hindi maaaring mauwi sa endorsement o paghihingi ng boto. Samantala, palaala pa ng ahensya, kailangan na ang graduation speaker ay dapat nakatuon sa tema at hindi magdadala ng anumang campaign materials o parafernalia.
Nauna na ang naglabas ng memorandum ang DepEd hinggil sa mga gawain kaugnay na pangampanya at partisan politics. Iba pang mga balita sa aming pong pagbabalik. Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakapirwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy! Illegal na cable mo, putulin na! Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Magpakabit ng tama ngayon. Supported by PCT. Good news po para sa lahat ng subscribers ng cable TV at cable internet. Naisa batas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makikabit ng cable TV at cable internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim at Hensa po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Huwag maging kabit. Supported by the PCTA. Upang makapagbigay ngiti sa mga bataan sa munting paraan, nagsagawa ng feeding program ang Alpha Caparo Oriental Mindoro Provincial Chapter sa pangunguna ng kanilang president na si Nilo Bacolo Jr., katuwa ang Skeptron Alumni Association of Oriental Mindoro at AKP Riders Club Philippines Incorporated Oriental Mindoro na isinagawa naman sa Socorro Elementary School kahapon, 12 ng Marso. Dito, nasa 700 mga mag-aaral mula sa kindergarten hanggang grade 4 students ang naging benepisyaryo ng naturang aktibidad. Ayon kay Bacolo, dahil layunin ng aktibidad na ito ang makapagpasaya at makapagpabusog ng mga kabataan, sa halip na sopas o lugaw ang kanilang inihain, nagbigay sila ng kompletong pananghalian sa mga kabataan upang makapagpangiti lalo na sa mag-aaral na kapuspalad. Samantala, ayon pa rin kay Bacolo, layunin ng kanyang termino ang maialis sa isipan ng tao ang misconception ng fraternity na puro gulo lamang. Aniya, nais niyang maipakita na ang kanilang sabahan ay nakatuon sa pagtulong sa komunidad kung saan bukod sa naturang feeding program, nakapagsagawa na sila ng iba't ibang aktibidad katulad ng pagpapatayo ng mga waiting sheds, pagbibigay ng school supplies, coastal cleanup at marami pang iba. Sa huli, magsasagawa rin ang naturang fraternity ng bloodletting activity, katuwa ng mga partner organizations kung saan target nilang makapagbigay ng 200 blood bags na isasagawa naman sa Lunes, 18 ng Marso, na gaganapin sa Oriental Mindoro National High School. To our valued subscribers, try a different kind of internet gamit lamang yung cable TV. Kung paano, narito po. Get connected now at our new upgraded internet packages at affordable prices. 2 MB, 1,299 per month. Fast and reliable internet connection. No phone line needed. No antenna. Instant lag on. Unlimited data usage. Plus, you can enjoy over 80 power pack cable TV channels with superb quality signal. Hurry! Apply now at TVNet Office, Unit D, GLC Building, Juan Luna Street, San Vicente North, Calapan City. With telephone numbers 043-288-4240 or 441-3182. So what are you waiting for? Get connected now! Maaari nyo rin po kaming mapanood sa YouTube, i-type lamang ang TVNet Newsline. Bisitahin at i-like rin ang aming Facebook page na Newsline Channel 10. At yan po ang kabuuan ng mga balitang nakalap ng Newsline staff and crew para sa araw na ito. Para po sa inyong comments o suggestions, mga balita at impormasyon na nais nyo parating sa aming programa, tumawag po lamang sa TVNet hotline sa numero bilang 043-288-4240. Ito po ang TVNet Newsline, katotohanan at serbisyo hatid sa mga Mindoreño. Opo, si Rainer Zabala nag-iwan sa inyo ng isang mapayapa at magandang gabi.